po sa inyong lahat. Ayan, kumusta na po kayo? Kung ako naman po ang tatanungin ninyo ay mabuti-buti naman na po tayo mula nung tayo ay nagpa-opera. Abangan nyo po yung buong kwento niyan regarding dyan sa opera na yan. Ano po. At saka yung mga gustong manghula kung ano yung ating pina-opera ay libre po kayong mag-comment dyan sa baba. Anyway, wag po kayong mag-alala. Ako po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw, dahil po sa maraming katanungan tungkol po dito, ay kaya ako na po ay gumawa ng vlog para masagot ko yung katanungan na ito. So, yung katanungan po na madalas kong mabasa sa comment section ay ito po. Tinatanong po nyo kung ano ba yung mga kinakailangang permit kapag tayo ay magpapatayo ng isang manukan. Kung tayo po ay magpapatayo ng isang manukan, titignan po natin kung anong kategori yung ating ipapatayo. Ito ba ay backyard? Ito ba ay semi-commercial? Or talagang ito ba ay commercial type talaga? Ayan. Kapag sinabi po kasing backyard, ito po yung konti lang. Yung from the word backyard, bakuran lang. Ano? Diyan lang sa likod bahay ninyo. Parang may mga alaalaga lang kayo na nandyan lang, libangan, and at the same time, kikita po tayo. Or meron na po tayong pagkukuhanan ng mga itlog na gagamitin natin sa araw-araw nating pamumuhay. So ganyan lang po yung backyard. Nung ako po kasi ay nagpatayo ng poultry, ako po ay nagpunta sa DNR. Ang ruling po dun dati, basta below 5,000 heads ay considered backyard. So 4,999, ibig sabihin considered backyard ng mga panahon na yon. Hindi lang po ako gaanong updated dahil matagal na po akong hindi nakakapunta sa DNR. Ewan ko kung baka binago na nila ano, or yung mismong LGU natin ay gumawa rin sila ng sarili nilang ordinansa kung ano nga ba yung definition ng backyard farming sa bayan-bayan. Ayan. Kung ang mga alaga ninyo ay 96 heads, 192, 500, 1,000 heads, considered backyard po yan kung tutuusin. Dahil napaka-konti lang naman po talaga yan. Kung pakikinggan natin yung bilang na 1,000 heads, parang napakarami na. Pero kung titignan naman po natin yung space na pagtatayuan po natin yan ay napakaliit lang po. Parang 65 or 70 ano lang siya, square meters. Ano? Kasi 11 by paki-compute nyo na lang po. 11 feet ang lapad at 70 feet ang haba. So, i-convert nyo po yung 11 feet sa meters, yung 70 feet sa meters, and then i-multiply ninyo. Yan po lalabas yung square meter ng space na gagamitin po ninyo. Ayan, so considered na backyard po yan. Ang mga semi-commercial ay yung 5,000 plus. At ang commercial ay mga sabi na nating mga 10,000 plus. Ngayon, kung regarding naman kasi doon sa mga permit, ano ba yung mga kinakailangan natin? Number one na kukunin po natin dyan ay kukuha po tayo ng barangay resolution sa ating barangay. Hihingi po tayo kay kapitan. Pag-uusapan po yan dyan sa barangay para sila ay magkakaroon ng session. At kapag na-discuss yung mga do's and don'ts, di ba? May mga i-impose sila na mga kondisyones dyan sa barangay. Yan. And then kapag okay na, pipirmahan po nila yung barangay resolution. So ang hihingin nyo pong unang-una dyan ay barangay resolution to construct a poultry farm, construct and operate. So, paano nga ba? Ano ba yung mga kailangan? Siyempre po, papipirmahin nyo po, kukunin nyo po yung consent ng mga kapitbahay po ninyo. Sa case ko po, way back, 23 or 20, 25 years ago, ganyan po, nung ako po ay nagsimula. Pero broiler po kasi yung aking inumpisahan nung mga panahon na yon. Nag-umpisa po ako sa 10,000 na capacity. Number one ko pong sinecure ay kailangang malayo po siya sa kabahayan.
Kasi po ang broiler ay talagang malangaw at maamoy yung kanyang ipot, lalo na kapag ito ay nabasa. Ayan, so sinecure ko po yon, tinayo ko po to sa gitna ng bukid. So nakikita nyo naman po yung sa intro natin, yan po yung farm ko, malayo po talaga sa kabahayan. Kumuha ako ng barangay resolution to construct and operate. Ngayon nagpapirma po ako sa mga kapitbahay, malalayong kapitbahay na mga puro kamag-anak ko naman. Inattach ko po yon dun sa barangay resolution. Ano po, and then pinag-usapan po namin, pumayag naman sila. So na-issuean po ako ng barangay resolution to construct and operate. Dumating yung time na okay na, nag-start na po yung construction. Ayan, so ganun po yon. Kaya lang kapag backyard, hindi ko naman po ina-advise na halimbawa po pa 500 heads o 192 heads. Hindi naman na po kailangan yan dahil backyard lang naman po kasi talaga yan. Pag meron na tayong barangay resolution, kukuha na po tayo ng mayor's permit. Kapag ano, yung mga structure lang naman natin ay mga ano, mga low cost housing lang naman, so gagawa lang tayo ng mga sketch plan ng ating poultry house, sasubmit natin diyan sa ano, sa engineering department, tapos kukuha tayo ng mga yung typical na pagkuha ng business permit. Ganun po yung mga dadaanan natin, kung ano-ano yung mga i-require nila, yung mga sanitary permit, titingnan niyan ng ano, mga sanidad, and then kapag okay na, ultimo nga yung sa bombero, kailangan din po nila yan. And then kapag okay na po lahat, pipirmahan na po yan ni mayor, and then may issuean na po tayo ng mayor's permit. And then minsan kapag commercial type po yung ating itatayo, kakailanganin din po nila yung ating environmental compliance certificate, or yung tinatawag na ECC. Kukuha po tayo yan sa DENR. Ngayon ang pagkuha ng DENR nung panahon na kumuha po ako ay nasa 4,000 pesos. Yan po yung babayaran natin dyan sa DNR. Yan po yung mga ano, pag na-issuehan po tayo ng ECC, may mag-hire na naman tayo ng ano, air pollution engineer, mga ganyan, ano po. So marami pong proseso. Ngayon, sakaling meron na tayong permit, minsan yung mga iba sa atin kasi, yung mga ibang tao, ano, may permit ako, wala namang problema diyan eh. Ano ngayon? Kumpleto ako ng mga papeles, yung mga ganun, di ba? Ito pong negosyo po natin. Ito po yung sikreto. Number one po talaga yung pakikisama. Kasi kahit na meron po tayong permit, hindi po natin maaalis yung complaint. Meron at merong magkukomplain. Lalo na kapag may kapitbahay tayo na talagang makomplain by nature. Maski nga iisa lang yung alaga mong manok o iisa lang yung ano, kambing mo dyan o pato, pag talagang makomplain siya, talagang daldal ng daldal yan. Maya tumatawag sa barangay para i-complain. Yan. So, establish natin yung pakikisama natin sa ating mga neighbor. Kasi kapag okay naman po yung relasyon natin sa kanila, ang lahat naman po ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan. Ang tanong, kapag 96 heads ba kailangan kuhanan ng permit? Para sa akin po, hindi naman na kailangan. Although syempre yung gobyerno natin, ang gusto nila, kuhanan natin ng permit yan kasi sayang yung kikitain, di ba? Syempre may buwis tayo diyan, di ba? Pero kapag ganyan naman na maliliit, yung parang nga lang yung 96 heads, di ba? Parang 12 by 12 feet lang yung kanilang kulungan, parang isang kubo lang, di ba? Yung literal na nipahat. Ganun lang kalaki yan. So, hindi naman na po kailangan kuhanan yan. As long as, ang paglalagyan nyo lang po nung inyong manukan ay huwag nyo naman pong masyadong ididikit sa bahay ng inyong kapitbahay. Para wala naman po siyang masabi. Lalo na kapag bago pa lang kayong maglalagay, hindi rin nila alam yung sitwasyon ng inyong gagawin na paglalagay ng manukan dun sa inyong lugar. Kasi nga po, akala ng mga tao, basta pag narinig na poultry, pag narinig na manok, ang number one na impression nila is malangaw, mabaho, which is hindi naman po talaga. Pagdating po sa layers, itong alaga natin.
Pero kung broiler po, yun, mag-a-agree po ako dyan na talagang super malangaw, mabaho po yung ipot. Ngayon, kung ano yung kapaliwanagan dyan, buklatin nyo lang po yung mga videos natin na discuss na po natin yan. Di po ba ultimong yung mga sari-sari store sa barangay ay kailangan kumuha rin ng mga barangay business clearance, di ba? So, siguro, kung gusto ninyong kumuha, kumuha po kayo. Pero kapag papasok po kayo sa commercial na scale ng layers, ay kinakailangan na po talaga na isecure nyo po muna lahat. Huwag po muna kayong magko-construct. Secure nyo po muna lahat yung mga kaukulang permits. Kasi po, pag nag-construct kayo at wala pa kayong permit, mape-penalty po tayo. Parang si DNR, may minimum na penalty nila is 50,000 kapag nauna kang nagtayo ng poste. Diba? So, yung mga ganyang bagay. So, sana nabigyan ko po kayo ng kapaliwanagan regarding dyan sa inyong mga katanungan. Ano? Yan. So, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Ito po ulit si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat and God bless.